lang para sa mga turista, pero para rin sa maraming Pilipinong biyahero, ang paghahanap ng palikuran tuwing sila ay on the go. Kaya naman iminungkahi sa Senado ang pagpapagawa ng karagdagang public restrooms. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kapag oras ng lakwacha, sige sa pamamasyal, todo sa food trip. Pero paano na lang kung bigla kang tawagin ng kalikasan? Dito sa Pilipinas, madali bang makahanap ng banyo? Actually, no. Because if I feel like I'm pressed, I can easily enter into a restaurant or a fast food. Taga Davao kasi ako, then second day pa namin dito. So as I observe, may mga palikuran dyan. Mahirap dito eh. Kasi masyadong komplikado yung daan dito. Madalas ba libre o nagbabayad ka? May libre, kaya lang pangit. Kagaya yung dyan, libre dyan, kaya lang mabaho. Sa budget hearing ng Department of Tourism, iminungkahi ni Senador Ralph Recto na gamitin ang 3.6 billion pesos na annual travel tax collection para magpatayo ng mas maraming public restroom. Ayon kay Senador Recto, tila may kakulangan daw sa mga palikuran, sa mga pangunahing kalsada at maging sa ilang tourist spot. Isa raw ang kakulangan ng palikuran sa mga pangunahing reklamo ng mga turista, kaya marapat lang daw natugunan ito gamit ang travel tax na kinokolekta rin sa mga biyaherong paalis ng paliparan. Sa mga expressway mula Luzon hanggang Mindanao, kakaunti lang ang mga CR na pamahalaan na nagpapatakbo. Karamihan pa rin pag-aari ng mga pribadong gasoline station. Dagdag ng Senador, pwede rin pag-aralan ng Department of Tourism ang pagbibigay ng equity sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na mamamahala ng mga public restroom. Malaki rin daw ang potensyal ng mga ito na kumita. Nagtanong-tanong ulit tayo sa mga namamasyal, payag ba silang magbayad para gumamit ng palikuran? Oo, oh, ganun din. Magbabayad din para siguradong malinis yung banyo. Kagaya na lang po dito, ano, may bayad po dito sa may CR po. Pero mahirap makahanap ng libre. Paano ba naman kasi subukan mo raw kaya magbantay at maglinis ng banyo na libre para sa lahat? Pagka po maraming tao, mapakahirap po linisin. Ayon sa isang tourism specialist, mahalagang panukala ang paglalagay ng mga public restroom para sa turismo. Pero hindi lang daw dapat ito ang tutukan. Ayon sa batas natin sa Tourism Act of 2009, dapat mag-provide hindi lang ng mga basic na tourist infrastructure, halimbawa tourist information, ang mga LGU. No? So, siyempre, kapag ikaw ay may tourism booth or tourism information, kasama na dyan ang CR. Bam Alegre, GMA News.